Okay guys, bali ito na po yung request ninyo. Yung configuration natin from 5EC to M5 gagawin nating access point. Tapos yung M5, yun po yung gagawin nating station. So ito po yung gagawin natin. Unang gagawin natin, punta tayo sa network. Ayan po, click natin yung network. Open natin. And then pupuntahan natin dito sa local area. And then properties. Ayan po. So meron akong talagay dito. Ayan. So ilagay natin dito sa IP address is 192.168.1. Ayan po, ilagay natin. And then subnet mask 255.255.255.0. And then okay. So okay na po yan, ganyan. And then dito tayo sa Google. Ayan, i-type po natin yung 192.168.1.20. Enter. Ang gawin natin, select country, Philippines tayo. And then language natin is English. Check natin to sa baba. Tapos maglagay tayo ng username dito. So ang ilalagay ko yun na username is Moiski TV. Ayan po. And then password, kayo na pong bahala maglagay ng password. Ayan. And then save. So, ito na po yung makikita natin sa dashboard. So, ang gagawin natin dito, pupunta tayo sa settings and then wireless. Makikita natin dito sa wireless mode. Click lang natin dito sa pinakagilid. Meron tayong makikita dito na access point. Ayan, P2P. And then, second is P to multipoint AirMax AC. And then access point to multipoint AirMax Mix po. Dito po tayo sa AirMax Mix. And then ang SSID natin, so kayo na pong bahala maglagay dito ng SSID. So halimbawa po, lagyan natin ng Bravo. So yan po yung SSID natin, Bravo. And then yung channel width natin is dito lang po sa 20. So kayo na pong bahala kung ano pong ilalagay niyo dito. So para sa akin is 20 MHz lang po. Ayan. So ang configuration ng 5EC natin access point is AirMax Mix. Ayan po. AirMax Mix po. And then dito sa antenna, ayan, pag i-click natin dito sa pinakagilid, meron tayong makikitang feed only negative 3 dBi. Ayan po. So ang ilagay natin is ito po, 400-25 dBi. Ito po yung ilagay natin. So dito sa output power, ito po yung problema natin sa output power, kasi pag i-pull natin hanggang 5 dBm lang po. So ang gagawin natin dito, i-off natin yung calculate EIRP limit. Pag na-off na po yan, yung output power magiging hanggang 24 dBm na po yung output power natin. So lumalakas na po yung output power. And then dito sa ibaba, so okay na po yung settings dito sa ibaba. So pwede na natin i-save. Save na po. Okay, nakasave na po yung settings natin. And then kung gusto ninyong lagyan ng security, pwede rin. Tsaka pwede rin hindi lagyan. Pero para sa akin, lagyan natin yung security para safe yung radio natin, hindi mapasok ng iba. So dito lang po sa wireless security, meron tayong makikita dito sa ibaba. Yan, click lang po dito sa gilid. And then punta tayo dito sa
WPA-ES. Ayan po. So, nakasilik na po siya. And then, lagyan natin ang password. Meron pong nakalagay dito na WPA pressured key. Ang ilagay natin key is kayo na pong bahala kung ano yung ilagay natin. Lagyan natin ng Moist Key TV. So, ito po yung password niya. Moist Key TV. Dito sa wireless network protection, pwede ring i-on ninyo and then pwede ring i-off. So para sa akin, off lang muna. And then, dito sa Mac ECL, i-on po ninyo itong Mac ECL. Ayan. So, mayroong nakalagay dito sa ibaba, policy. Allow po yung policy and then, click itong Mac ECL. Dito po ninyo ilalagay ng MAC address ng station ninyo. Kukunin natin yung MAC address. Ilagay natin dito sa ECL. So, pupuntahan natin yung station natin. Mag-open tayo ng tab. And then, set up ko muna yung station. Ganon din yung procedure natin sa station natin. Type natin yung 192. So, username is UBNT. Password, UBNT ring. Ayan po. Then, check dito sa ibaba and then log in. So, ito na po. Lumabas na po yung dashboard ng station natin. And then, yung version ng station natin is 6.06. So, ito po yung version. So, pasok po. Pwede po ito. Nasa 6 po, pataas, pasok po yan. Pero pag nasa 6 pababa, hindi yan pasok. So, hindi po tayo pwede makakonect sa 5EC. Pero ito pwede po. Ayan. And then, gagawin natin dito sa, yan, sa AirMax setting. Gagawin natin dito high. And then, pagkatapos, change. Ayan. So, nanghihingi po siya ng password. So, password. Current password natin is UBNT. And then, new password. Kayo na pong bahala maglagay. Then, check po dito. Change po. Ayan. Nakalagay na po yung change. Huwag po ninyo munang pindutin itong apply. So, dito tayo sa kabila. Dito sa wireless po tayo. Dito sa wireless, station. Ayan, station na po yung nakalagay. And then, check po natin, enable po natin yung WSD. Ano, depende na sa inyo. Pero sa akin, enable po yan. And then, yung is ID natin. Ayan po. So, kusa na po itong... lalabas itong SSID pag i-select natin ito. Kasi makikita po natin yung access point natin. Ayan po. So, nakikita natin yung access point. Ito na po yung access point. Ayan, Bravo. So, check lang po natin dito yung bilog. Pag na-check na po yan, dito sa lock to IP. Ayan po. Pindutin natin yung lock to IP. Ayan. So, lumabas na po. And then, kung ano po yung security doon sa access point, yun din po ang ilalagay natin dito. So, ang security doon is Moist Key TV. Yun po yung nakalagay. Moist Key TV. So, dito po ilalagay po natin para match po yung dalawa. And then, okay na po ito. So, pindutin natin yung change. Ayan. Naka-change na po. And then, dito tayo sa network. So, network. Sa network, ito lang po yung babaguhin natin. Yung IP address.
yung IP address doon is 192.168.1.20. So ang ilagay natin dito is 21. Ayan. Example lang po ito. So kayo na pong bahala maglagay. So yan po yun. And then change. So napakasimple lang po. Yun lang po yung babaguhin ninyo. And then after, advance. Punta tayo sa advance, and then ito lang po yung gagalawin natin dito sa advance, yung distance, kung ilang kilometro po yung kukunika natin. So doon po natin ilalagay. So kung malayo yung lalagyan natin, yung distance, so pwede natin i-pull. Ayan, lagay natin sa pull, kaya dito sa kalahati, kasi ayan, testing lang muna tayo. So dito lang muna tayo sa ano po, 5 kilometer lang po yung ilalagay natin. And then change. So huwag kalimutang maglagay ng change. And then kung meron pa kayong idadagdag na settings dito, huwag mo nang pindutin yung apply, para isang ano lang po, isang pindot lang po. Kasi pag napindot na po yung apply, mag ano na po yan, mag restart na po yan. So dito sa device name, kayo na pong bahala maglagay kung anong ilalagay dito sa device name. So ang ilalagay natin dito sa device name is Moiskin. So yan lang po. Administrator. So kung gusto niyo yung palitan yung administrator, kayo na pong bahala. And then password, meron na po kayong password. So halimbawa, papalitan natin ng Moiskin. Ayan. So ito po yung administrator natin. And then change. So lahat po, wala na po tayong babaguhin dito. So susubukan natin kung kukonek po ito. So i-apply muna natin. Ayan po, ito na po yung pinaka final, yung apply. So ito na po, nagre-restart na po. Ayan. So makikita na po natin na ayan, okay na. Pero hindi pa connected. So ibig sabihin, hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong isang gagawin para makakonect tayo. So ito po yung kukunin natin. So station po ito. Ito po yung kukunin natin sa station. Itong MAC address. Ayan, meron tayong makikita dito, WLAN MAC. So ito po yung kukunin natin. Ayan po, kukunin po natin itong MAC address. Doon po natin ito ilalagay sa ECL. So pag nalagay na ito sa ECL, automatic na po, connected na po tayo. So ayan na po, na-open na po natin yung access point natin. So pupunta tayo dito sa wireless. Dito tayo sa ECL. Ayan. I-on natin yung ECL, and then click ECL, and then dito natin ilagay yung sa station, yung MAC address ng station. Ayan po. So ang ilagay natin sa station is Bravo 2. Ayan po. So titingnan natin kung connected tayo. Tayo lang natin konti kung talagang magkoconnect itong 5EC2M5. Ayan na po, success po yung ginawa natin. So connected na po yung dalawa from 5EC2M5. Ayan, makikita na po natin yung dalawa, Powerbeam 5EC2 and then Nanostation M5. So ngayon subukan natin i-browse si Moiskin. Ayan na po. So ito na po si Moiskin. So ngayon ang gagawin natin, lalagyan natin ng connection. So lagyan natin connection si access point. Tapos pupuntahan natin si station. So ito po si station. So nakakonect na po tayo sa station.
dito sa local area. So kailangan puntahan natin ito ulit and then balik tayo sa obtain. Ayan, okay. Ayan po. So makikita natin dito. So ayan, may connection ako tayo. So hanggang dito na lang po yung video natin. Sana po nakakatulong po itong video na to at huwag kalimutang mag-subscribe and then pindutin ang notification bell para updated kayo palagi sa next video. And then ano po, huwag kayong mag-alala po. So yung full configuration natin sa M5 and then full configuration po sa 5EC. So ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para hindi na po kayo mahirapan.